Good evening po mga kalingap. Ayan, panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan sa araw na to. At ang ating re-reactionan po ay ang Kubo serye po ni Kalingap Awi. Ayan, that's part 9 na po ng Kubo serye ni Kalingap Awi. Ayan, pinakita na po ni Kalingap Awi sa atin ang kanyang buong kubo, no, konti na lang talaga ay maging kumpleto na, no. Okay na yung dingding, no. Ano na lang yung double wall na lang sa loob na lang ang kulang. Then nag-flooring na din po sila, no. So kunting-kunti na lang kimbot at saka yung sa second floor, no, yung ano, yung sahig sa second floor. So ang kubo ay pormado na. Ayan, kubo na talaga tingnan, pero para sa akin bahay na siya. Bahay na po 'yon para sa akin, hindi siya kubo. So kung tingnan niyo po ang kubo ni Kalingap Awi ay napaka-presko, no. Ang hangin ay labas-pasok. Hangin. No need na mag-electric fan doon. Siguro pag ano, hindi na kailangan mag-electric fan kasi yung hangin ay labas-pasok lang, no. Napaka-presko. Lalo na pag matapos yung second floor, magkaroon ng kwarto doon kasi mayroong terrace 'yon sa second floor. So mas lalong pipresko ang tambayan doon. So maganda doon i-live, no, mag-live, may sightseeing, 'di ba? So magmuni-muni habang nagkakape, no, doon ka sa terrace habang mahangin, lalo na't maulan. Pag maulan, no, nako, sarap magtambay doon sa second floor kasi ano, malamig ang panahon diyan sa Dait. So yung ano po, yung flooring ay ano na po, no, nilalagyan na po nila Kalingap Awi ng lupa, no, pang ready na graba, ready na para sa semento. So yun. So pag ano na eh kunting baka bukas, no, or pangalawang araw, eh okay na yun. Mayroon na ding ano, no, lalagyan na rin niya ng wall, no, sa ano, yung sa loob. Pero ang akala ko eh dati ang ano, ang ilagay nila doon ay plywood. Hindi pala, kawayan din pala ang plano ni Kalingap Awi, no, na ilagay doon sa loob. Yung kanyang ano, tawag nito, yung sa loob ng ano, akala ko yung double walling niya ang ilalagay yung plywood, hindi pala, no, kawayan pala ang plano ni Kalingap Awi na ilagay doon. So ano talaga, no, more on kawayan ang kubo ni Kalingap Awi, no. Ang mga materyales, puro kawayan ang ginamit. So narinig ko pa doon kay Kalingap Awi na doon medyo sa katabi ng kanyang kubo, balak pala ni Kalingap Awi lagyan ng ano yun, swimming pool. Nako, oh, balak ni Kalingap Awi lagyan daw ng swimming pool doon, no. Tinuro niya, oh, dito na area ay swimming pool yan diyan, no. Kasi maglangoy-langoy. Langoy-langoy ang mga pato. Joke lang. Oo, no, abangan natin, no. Abangan natin yung magiging plano ni Kalingap Awi doon sa swimming pool. Nako, Kuya Awi. O pag mayroong swimming pool, eh makilangoy kami diyan, ha. para libre. Oh, ano kayang ano kayang style ng magiging swimming pool ni Kalingap Awi? Akala ko nga ano, yung sa likod mayroon ng ano doon, mayroon ng butas doon, no, kwadrado. Akala ko 'yun ang magiging swimming pool. 'Yun pala ay ano pala 'yun, septic tank. Septic tank pala 'yon, oh. Yung kabila ay gawin daw ng swimming pool 'yon. So aabangan namin 'yan, Kalingap Awi. Ang swimming pool at maglangoy-langoy ang mga pato doon. So ayun pa rin mga kalingap, ang Dait ay maulan pa rin ang panahon doon, pero kahit na maulan, tuloy pa rin ang trabaho nila Kalingap Awi, no. Natatawa nga ako minsan, eh, para bang ano, sila Kalingap Awi, para bang pakyawan. O, parang pakyawan yung trabaho doon, walang ano, walang absent, no, puro ano, trabaho talaga. Dinaig pa yung mga trabahador, no, yung mga trabahador pag may sahod, pag ganyan ang panahon, eh ang irarason sa inyo, hindi ako makapagtrabaho kasi maulan. O,
So, di ba? O iba talaga pag ang may-ari talaga ang gumagawa. Kasi ano, importante ang oras, no? Walang sinasayang na oras. So konti na lang, no? Konti na lang talaga ay magiging kumpleto na yung kubo or forever kubo ni Kalingap Awe. So, ang kulang na lang doon, yung kwarto sa taas, ang flooring, no, ang kusina, CR, ano pa, yung kanilang lutuan, no, yung mga ano doon, then hagdanan, wala pang hagdanan sa taas, at saka yung flooring, ay yung sa second floor na ano, flooring niya, no, sa second floor. So, wala pa. So, magiging ano na yan, no? Excited na tayong lahat na makita ang kabuuan ng kubo ni Kalingap Awe. So, ang kagandahan nito, mga Kalingap, kasi ano siya, no? Kawayan. So, alam nyo naman, pag kawayan ay presko talaga yan at malamig. Maganda tambayan. So, siguro pag matapos na ito, applyan na nila ng kuryente, siyempre wifi na rin, no? Tiyak si Kalingap Awe dyan na yan lagi magtatambay. Doon sa kanyang forever house, doon na yan magla-live, ano? Siyempre siya yung ano niya yan ay forever kubo niya yan ay sa bahay niya na. O sa akin hindi na yun kubo, bahay na talaga yun. Malaki pa nga yun sa bahay ko yung ginawa ni Kalingap Awe na kubo. So yun, kunting ano na lang, ano, kumpleto na, mayroon ng bubong, may dingding na, yan, may flooring. So abangan na lang natin ang CR at saka kusina. O at saka kwarto, no, yung kwarto sa taas. May isang kwarto doon sa taas eh. So siguro pag matapos 'yon, maganda na 'yung tambayan. Sana ay makaano tayo doon, makapunta din tayong lahat doon saka forever kubo ni Kalingap Awe, no? Hintayin natin na matapos 'yung swimming pool ni Kalingap Awe. Hintayin natin 'yung swimming pool ni Kalingap Awe doon na ipapatayo. O abangan namin 'yan, Kalingap Awe, ha. O 'wag mo kaming kalimutan, Kalingap Awe, invite. Nandiyan na yung iyong swimming pool, palanguy-languyin mo kami doon. So, ayan mga Kalingap, no, sana ay sa mga hindi pa po nakapanood sa video na to, puntahan nyo lang po ang channel ni Kalingap Awe. Doon po makikita nyo po ang full video kung paano ginawa ni Kalingap Awe ang kanyang forever kubo. At syempre, maraming salamat din po kay Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. At syempre, pakisuportahan din po ang inyong abang lingkod, Rhea Olarte, kasama po ang ating deputy sa Davao del Sur, si Mick Agnes Vlog, Kalingap Angeli, Kalingap Awi, Kalingap Baby Girl, Kalingap Dudo, Bila Ayop, Rachel TV, and Rex Vlog. Maraming salamat po mga Kalingap. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye po.